Hi guys, it's me again, Gracia Ken. So for today's video guys, meron tayong topic na ating pag-uusapan. Alam niyo ba guys, tuwan-tuwa ako sa mga reels ngayon na lumalabas sa mga page, diba? Sa mga Facebook natin, sa mga personal accounts natin. And lagi ako nanonood ng mga reels na to. Then, meron ako napanood na abogada, attorney. Babae siya. Ang ganda ng mukha nito guys. Kung siguro nakikita niyo na din to, papanood niyo na din to. And nakakatuwa lang, meron ako napanood na video niya na kaso or tinalakay niyang kaso, which is yung dinivorce ni Mrs. yung mister niya dahil sa natatangi nitong senyorita. Yung as in maliit or mas maliit pa sa senyorita. Kung alam niyo yung senyorita na saging, ganon, or mas maliit pa sa senyorita yung size ng kanyang mm-mm. So, ito si Mrs. eh, dinivorce daw itong si Mr. Which is, nangyari talaga siya in real life. Ito sa inyo, natotoo din talaga na meron din talagang mga babae na hindi nasasatisfy or hindi natutuwa pag ganon yung pag-aari. Okay? May naalala ko na kaibigan ko before. Ex-friend, okay? Ex-friend ko ito. Ito ang ex-friend ko na to, eh, sumalangit na wa. Okay, wala na din siya. Pero ito yung mga chismis before ng aking mga kawork na si girl daw ay nabuntis nitong mayaman na lalaki. Totoo to ha, nabuntis siya ng mayaman na lalaki pero pinaghihinalaan na hindi sa kanya, na hindi kay lalaki yung anak. Kasi nga, kilala si lalaki na walang ano, pero hindi siya, alam mo yung parang hindi siya, ano, hindi siya makakabuo or hindi siya makakapasok. Alam mo yung ito kaliit. Ito, lifting ko to ah. Ayan. Ganto lang kaliit. As in talaga na, alam nyo, pag once na nakita niya na hindi makakabuo, paghihinalaan mo talaga na, paano ka nabuntis niyan? Alam namin na ganyan-ganyan. Kasi nga, yung si lalaki, ex niya si ganto, na ex ni ganto, ayan, babaero pa si lalaki. Kahit na ganun kaliit ang kanyang pag-aari. So, pinaghihinalaan to si ate, na baka may ibang lalaki. Kasi nga, yung sinasabing ama ng kanyang anak, hindi talaga, mukhang hindi talaga makakabuo. Dahil nga kilala na jutay ito, super jutay. As in, sobrang liit. Okay? So, ayun yung mga spekulasyon. Pero, nagsama sila, matagal sila nagsama, magjowa pa rin talaga sila. Pero ayun yung mga spekulasyon na hindi naman sa kanya yan eh. Piyatos niya lang yan kasi mayaman. Mayaman yung lalaki. Pero talagang hindi makakabuo. And totoo talaga yan guys. Na merong talaga nakatiting. Na alam niyo parang, ay, ano to? Hindi mo akalain na ano eh. Na may mga ganun palang nag-exist. Nag-exist sa katawan. Na ganun kaliit. Although mataba ka, sabihin natin hindi ka mataba, pero ganun kaliit. Paano pa kaya, di ba? So, hindi natin masisisi din kung bakit may mga babae talaga na may nababatikos or na nasabihan na hindi naman sa kanya yan, hindi naman kay lalaki yan, na hindi nasasatisfy. Kasi nga, ganyan yung kay lalaki. Which is, nakakalungkot, pero mas nakakalungkot din naman kung mag i-stay ka. Para sa akin, sorry ha. Alam ko yung cheating is hindi siya excuse or hindi siya kailanman dapat gamitin sa anong bagay. Okay? Pero, kung iisipin mo kasi, doon sa sinabi na story ni attorney, dinivorce ito ni Mrs. si Mr. dahil nga sa kaliit-liitan niya to, hindi natin masisisi. Ganon din sa kakilala ko, na kaibigan ko, ex-friend ko, na
sinasabihan siya or binabato siya na hindi naman yan doon sa lalaki. Kasi alam namin kung gano'ng kaliit yung mayroong pag-aari yung lalaki na yan, na alam namin hindi makakabuntis, diba? So, para ang ano lagi is, itong side nating mga babae, yung tipong, imbis nyo tayo yung kampihan or unawain na may ganyang, na nagsasuffer, ano, what's that? Hindi naman sasuffer na... na doon tayo sa sitwasyon na hindi natin ginusto, pero tayo pa rin yung mas binabato. Dahil pag once na dinivorce mo, dahil sa ganyang rason, tapos ito naman na hindi ka pinaniniwalaan na tatay ng anak mo kasi nga kilala nga si boy, dahil may mga ex-ex-ex na nagsasabi ng jutay nga daw talaga na kahit na anong gawin is hindi talaga pumapasok dahil sa sobrang kaliitan. Although mataba, although... yung guy, eh, wala talaga. Kahit sabi mo papayatin mga doon yung lalaki, as in, wala talaga. As in, kaliit-liitan talaga. Nakakaano lang na may mga ganun palang part ng katawan mo. Buti na lang hindi ako naging lalaki. Kasi parang, kung ako naging lalaki, iisipin ko pa ba? Parang, mai-stress ako na bigyan ako ng maliit, magkaroon ako ng maliit na alaga. Kung isipin mo pa yun, ala, naging lalaki ako, tapos ang gitna alaga ako. Paano ako magkakaroon ng girlfriend? Paano ako tatanggapin? Although, may mga ilan-ilan din talaga na, okay, tanggap ko na jutay yan. Mahal ko eh. Diba, nasa tao na lang din talaga kung paano tayo tatanggapin. Yung sa mga physical appearance natin, diba? Kung paano tayo tatanggapin ng buong buo na hindi magmamatter yung kung anong physical appearance mo, kung anong meron ka, kung gano'ng kaliit, kalaki yung dinadala mo, basta mahal ka, buong pagkatao mo mahal, di ba? So, ay nakakalungkot lang, nung napanood ko yung video na yun, na may ganun pala na umaabot sa divorce or hiwalayan ng mag-asawa dahil nga sa ganung reason na maliit si Sandata. Tapos naalala ko yung friend ko na binabato siya ng espekulasyon na hindi nga sa lalaki yung anak niya dahil nga si lalaki ay kilala na wala talaga, as in kalit-litan. Siguro kung sa senyorita okay pa ata, mukhang papasok pa yun, pero si yung tipong kalahati na senyorita wala na talaga kasi mataba din, 'di ba? Depende din sa laki ng may-ari o pag-aari, di ba? Natatabunan pa lalo. Alam niyo yun, na lalong hindi natatabunan ng taba. So, ayun, sorry ah. Pero, ayun lang. Nasa atin na lang yung kung paano tatanggapin yung lalaki, okay? Tayo mga girls, tanggapin natin. Kung talaga mahal natin yung lalaki, sa tanggapin natin. Madami namang risk, madami namang paraan, madami namang ways para mapasaya tayo or masatisfy. Pero, syempre, depende sa sitwasyon yon. Kung ikaw yung babae na talagang hindi ka din nasasatisfy or ayun yung pinagbabasihan mo, is wala talaga mangyayari. Goodbye talaga sa relasyon nyo, diba? So, ayun lang. Ayun lang ating topic for today. Sana guys, nagustuhan nyo yung tinapik natin. And, ayan. Bibigay pa ako ng mga next reaction ko sa mga video na mapapanood ko. So, ayun na guys. Thank you for watching.